Hi guys! Welcome sa Maris Life in Australia. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga taong mahahangin, sa mga mayayabang, sa mga kapwa kong Pilipino-Pilipina. Ito ang mga aral para sa inyo. Thank you for watching and thank you for subscribing. My channel is not just all about me. I talk about anything, pets, places, helping businesses to upload and show in YouTube for people to watch so we can help other businesses. So if you can help me, please like and subscribe to my channel. But today's topic is about who is Marie, okay? Kasi maraming nagtatanong na hindi raw ako naglalabas ng bahay, bahira daw akong makita. You see, ang totoo kasi niyan, hindi ako mahilig sa mga ganyan, yung mga madadala, yung mga peke, at saka yung mga plastic, o yung mga puro paporma-porma, yung gustong sip-sip, o hobnob, o mga pakabit-kabit sa kung sinong para lang makilala sila. Hindi ako ganyan. Ako yung taong tahimik ang buhay, private ang buhay, pero tumutulong ako sa mga tao na kailangan na tulungan. At yung kailangan talaga na they are real people at hindi plastic. Ayaw na ayaw ko talaga yung mga plastic na mayayabang na mga tao. Kasi if you think about it, ano ba pinagyayabang ninyo? Pare-pareho naman tayong kumakain, pare-pareho din kumikita, pare-pareho may bahay. Diba? Parehong kung ano nabibili nyo dito, nabibili rin yung iba. So, alisin nyo yung yabang sa katawan dahil hindi yan maganda. Pag namatay tayo, ang punta rin naman natin doon, diba? Doon din ang punta natin. So, ako po ay hindi taong mayabang. Ang klase ng pagkatao ko, pag kinausap mo ko, masyado akong prangka in a good way. Sasabihin ko sa iyo ang truth, ang totoo, without being nasty. Kasi talagang ayoko talaga ng mga Pilipina o mga Pilipino na akala mo kung sino, akala mo sila basta mayayabang. Kaya hindi ako nakikihalubilo sa sarili-sarili nating kapwa Pilipino. Hindi ko nila lahat, pero marami dyan ang napaka-peke, napaka-plastic. Talaga po naman nasusuka ako sa mga ganyang ugali. Kaya ako, private lang ako sa buhay ko. Wala akong kaibigan na ka-close. Ang sa kaibigan ko, sarili ko, family ko, at saka acquaintance. Asawa ko, mga anak ko. Kung sa ganda ng buhay, maganda buhay ko, pero hindi mo ako makikita na yung magyayabang sa kapwa ko Pilipino. I mean, iisa lang tayo eh. Lahat tayo galing sa Pilipinas, lahat tayo pinanganak ng nanay, lahat tayo pare-pareho tayo ng mga partes ng katawan. So, kung kayo ay yayabang ng dahil lang sa pera at kung anong meron kayo, well, I'm sorry para sa inyo kasi hindi nyo naman iyayaman yan eh. Hindi ka naman magiging somebody o kumbaga eh someone to magpapakaano sa iyo ang mga tao. Hindi. Ang takbo ng utak nila eh dahil sa mayaman o makwarta o malaki bahay o mga ganyan. May diferensya sa utak yan. Dahil ang tunay na mayaman hindi nagyayabang. Ang tunay na mayaman tahimik lang kung anong meron sila. Hindi yung pagandahan ng damit. Kahit ako mahilig mag-attend ng mga gathering ng mga Philippines gathering. I'm sure hindi lang naman mga Pilipino, there'll be others na mga iba't-ibang nationality na ganun din. I'd rather na makipagkaibigan sa iba't-ibang mga nationality at few acquaintance lang sa mga Pilipino. Kasi nga, hindi ko
I just don't like it. Ayoko ng mga makipag-associate sa mga ganyang klaseng tao. Kung anong nakikita niyo sa akin, ganun ako. Walang peke, walang kahit ano. Kaya lang, wag mo akong lolokohin. Wag mo akong pagsisinungalingan. Dahil ang klase ko, pag nalaman ko nagsisinungaling ka sa akin o ginagamit mo ko, putol ka agad. Walang saysay sa akin, kahit matagal na kitang kakilala, kahit kaibigan kita, kahit kamag-anak kita. Pag nabwisit ako, nagalit ako kako sa'yo, nakitaan kita ng hindi magandang ugali, putol lahat ang tulong ko. Ganun ako. Ewan ko ba kung bakit hindi ko maintindihan dito sa Perth. Kanina umaten ako ng yung mga parabang yung tulpo, mga gathering na mga ganun. Ang dami ko na halos na mga hindi na mga kilala ng mga muka kasi hindi na nga ako nag-a-attend ng mga kung anong mga show o kaganapan ng mga Philippines, mga Pilipino. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Nung araw, nag-a-attend ako pero hindi na masyado ngayon kasi I learned na pag umating ka sa ganyan, yung iba pagkakita sa'yo, tingin agad mula ulo hanggang paa. Tapos babatiin ka nila, pero yung mga peking bate, ayaw makapag-usap sa mga ganyang klaseng tao. Yan ang mga, ang babaw ng mga kaligayahan. Tapos yung mga klase ng mga Pilipina, Pilipino na dalo ng dalo, kung sino-sino yung pinapapapapila nila, para makakapit sila, para makilala sila, para gano'n. Naranasan ko na rin lahat ang mga ganyan. Nag-sponsor pa ako sa mga ganyan. Pero, kilala ka lang nila. Hi! Habang, sorry, yung aso ko kasi. Kilala ka lang nila habang tumutulong ka sa kanila, habang nag-sponsor ka sa kanila. Pero, pag tapos ka na, at hindi ka na gumagawa ng mga pang-support-support sa kanila, hindi ka na nila iintindihin. Yan, ganyan po ang ugali ng mga ibang Pilipino. Hindi ko nila lahat, pero majority, ganyan. Iirap-irapan ka pa. Tapos meron nga akong nakilala na sinuportahan ko. Pagkatapos, tinigilan ko na dahil wala naman ako napapala. Tapos nagbago yung attitude niya, yung pakikitungo niya sa akin. Sabi ko, may problema ba tayo? Wala daw, wala. Pero, mula nang hindi na ako nag-sponsor sa mga ano nila, ayun, hindi na siya masyadong nagpag-associate ng yung pakipag-chat pa pag nakita ko. Kaya pag nakita niyo akong lumabas at nakihalo, yun lang ang mga tao na okay na pakihaluan, kausapin. Kasi ang daming mga peke, mga mayayabang, talagang mayabang. Yan na lang ang word na masasabi ko. Maarte ang mga Pilipina. Maarte ang mga Pilipino. Hindi lahat, pero majority. Masabihin ko sa inyo, mukha akong suplada pero hindi ako suplada. Mabait ako, matulungin ako. Huwag mo lang akong aagrabyaduhin. Dahil talagang I give you a word. Sana magturo ng aral to sa mga Pilipino, mga Pilipina na akala mo kung sino nabigyan ng posisyon dito o ano, akala mo kung sino ng mayayabang. Anong pinag-ayabang ninyo? Honestly, anong pinag-ayabang ninyo? The best is magpakatao kayo, magpakatunay na tao kayo. Maging be yourself, be humble, be kind, at you get more respect at kung meron kang moral at yung dignidad mo na hindi mo hinahaluan ng mga plastic na mga attitude. Talagang I really hate hypocrisy. So sana magsilbi ng araw sa inyo to dahil next day lang ang buhay ng tayo. Lahat tayo mamamatay, hindi naman ang magsak natin. So magpakabait na kayo. Habang buhay tayo, maiksi lang ang buhay. Be yourself. That is the best in life. Be yourself, be humble. Don't forget to like, subscribe, and subscribe. Bye!